Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addy. So for today's video, pag-usapan natin ang isang empleyado sa NAIA, particularly sa Terminal 1 dahil sa robbery extortion ng mga taxi driver. Alam natin kabayan na napaka-notorious ng mga taxi sa Manila pagdating sa mga pasahero. So ito si Kuya na huli ng kapulisan dahil sa robbery extortion na ginagawa niya sa mga taxi drivers. Pag-usapan natin. Details coming right. So aside sa nakawan sa airport, isa din itong problema sa Pilipinas, particularly sa Manila, ang mga taxi. Kasi nabalita ito, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, kung grabe mangikil yung mga taxi drivers natin. Nakakalungkot, lalong-lalo na kung yung pasahero ay nagmamadali. I myself is a victim of it. Kaming mag-asawa, nabiktima na din ng mga taxi drivers sa Manila until nag-switch kami into Grab. So we are happy with Grab service whenever we are in Manila. Yun talaga yung binubuk namin kasi nakikita mo na yung amount na babayaran mo, andun yung information ng driver, makakapili ka pa talaga ng sasakyan kung ano yung preference mo. Kasi kami, may mga dala kami mga bagahe, syempre, mas gusto namin yung mas malaki-laki para may papaglagyan ng bagahe. So, etong si Kuya, isa siyang empleyado sa Terminal 1. Ito yung nag-check ba sa labas kung kailangan mo ng transportation, i-refer ka niya sa metered taxi ba or yellow taxi. Ang ginagawa pala niya, kinukutungan niya yung mga taxi driver. So, ang lagay, 100 pesos kada taxi driver para makakuha ng pasahero sa Terminal 1. Kaso, nahuli siya ng isang pulis na nag-pretend na pasahero kasi medyo madami-dami na din ang nag-report about kay Kuya. Ikaw mang bibig ng NAIA management, particularly sa Terminal 1, sabi nila they're not connected with this guy, but apparently, sa Terminal 1 ito nagtatrabaho. Alam niyo naman yan, kabayan, yun bang paglabas niyo sa arrival area, may mga booth sila sa labas na, ma'am, saan kayo? Ano yung gagamitin niyo? Meter taxi, yellow taxi, or Grab ba? Yun yung naging trabaho ni Kuya sa Terminal 1. At yun nga, para mabigyan ng pasahero yung mga taxi driver, kinukutungan niya, inihingan niya ng 100 pesos para mabigyan ng pasahero. Ang problema nito, kasi may mga iilang taxi drivers naman na honest, I'm not generalizing, kasi meron din namang mga honest na taxi driver. Nung hindi pa kami nag-grab ng asawa ko, meron at meron din naman kaming nasakyan na mga honest taxi driver na kung ano lang yung nasa metro, yun lang. Or if you're generous enough na magbigay ng tip, magbigay ka ng tip. Pero may iba kasi na pasasakayin ka na, tapos kapag nakapag-drive na, biglang sasabihin, ma'am, ipackage na lang natin ito, wag na tayo mag-metro, ganyan. Yung iaano ka ba, yung i-on the spot ka na, eto yung charge ko, papunta dun sa pupuntahan mo, ganyan. Or may mga rason sila na ang mahal ng gasolina ngayon, kulang na kulang talaga yung plug down rate namin. Yung mga ganyang rason ng mga taxi drivers para pagpirahan yung mga pasahero, talamak talaga yan sa Manila. So, eto yung naging operation ng ating kapulisan sa Manila para mahuli itong si Kuya na na-charge ng robbery extortion. Timbog ang isang dispatcher sa NAIA na nangungutong umano ng mga taxi driver. Ang modus, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ang pagtanggal ng sombrero sa ulo ng police asset ang naging hudya para isagawa na ng mga police ang operasyon. Sir, ano yung tinanggap mo, sir? CIB. Yes, sir. Ito ay aming inaresto dahil sa robbery extortion. Nagabusin ang pera. Asan yung perang inabot siya? Dinakip ang lalaking ito na dispatcher ng mga taxi sa Terminal 1 ng NAIA dahil sa kasong pangungutong. Ang nag-file ng reklamo, grupo ng mga taxi driver na ito na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Humihingi siya sa mga taxi ng 100 pesos kada taxi driver.
para makapagsakay sila ng mga pasahero, lalo na yung mga bumibiyahe ng from Manila to mga karating na probinsya o mas malalayo pa. At sakali na hindi raw magbigay ng butaw ang mga chuper, binubugaw yung mga pasahero sa ibang terminal ng taxi at hindi nila ito pinapasakay ng taxi na mas, which is mas malapit dun sa entrance exit nung nasabing terminal. Nag-file na ng reklamong robbery extortion ang mga driver ng taxi na mistulang nabunutan daw ng tinik dahil sa racket na ito. Sila ay nahihirapan na sa pagbibigay na ito at minsan ay naipapasa nila ang dagdag na presyo sa mga pasahero. Kaya tumataas yung presyo at singil. Ayon sa PNPCIDG, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng NIA. Lumalabas daw sa inisyal na investigasyon na third-party contractor ang inaresto na tumangging magbigay ng panig. Patuloy pa rin namin kinukunan ng pahayag ang NIA. So ayan, nahuli nga siya. Sa nakikita nyo, ang dami talaga nag-report sa kanya. So eto kabayan, pagdating sa ganyan, mag-ingat talaga kayo kasi talamak na naman ang mga pangungutong or robbery extortion ng mga taxi driver sa mga pasahero. Yung tatimingin talaga nila na nagmamadali ka, ma'am, kung from Terminal 1 to Terminal 3, ganyan, ganito yung pamasahe mo kung nagmamadali ka, ganyan. Ganun kasi yung mga linyahan nila. Ako, nabiktima na din ako niyan. From Terminal 2 to Terminal 3, madaling araw yun kasi may flight ako pa US. Hiningan ako ng 700. Nakasakay na ako dun ha. At saka sa kalagitnaan, dun na niya sinabi na, ma'am, 700 yung i-charge ko. Hindi na tayo mag-metro. Bayaran niyo na lang ako ng 700. So medyo na-corner na ako dun kasi wala na akong time na bababa pa ng taxi niya at maghahanap ng ibang taxi kasi nga may hinahabol ako na flight. Which is wrong on my part. Dapat kinano ko yun. Dapat kinorek ko siya. Pero nga, yun yung mga target nila, yung nagmamadali ka. Ganun sila magkakapera yung mga nagmamadali. Lalong-lalo na kung may kasama kang foreigner. Minsan pa nga, nung kaming mag-asawa nasa Manila, naka-metered taxi. Ito yung wala pa yung Grab ha. Yung mga unang ano talaga transportation sa Manila. Wala pa yung Grab. So, kasama ko yung asawa ko, naka-metro. Sabi ng driver, ma'am, dagdagan nyo naman kasi foreigner yung kasama nyo. Yung mga ganun ba? Yung parang nag-nining-ning ng dollar signs yung mga mata nila kapag nakikita sila ng foreigner. I'm glad that we switched service sa Grab. I highly recommend Grab. So, depende yun sa inyo kung meron kayong nakasanayan ng transportation or may nakasanayan na kayong sasakyan na trusted nyo naman. Pero sa amin, every time we are in Manila, Grab talaga yung ginagamit namin. Kasi nga, I like the convenience na makakapili ako ng sasakyan na gusto kong i-book kasi nga may mga bit-bit kaming bag at saka convenience na din sa asawa ko na medyo maluwang yung sasakyan for him. Kasi kung sa taxi talaga, mahihirapan siya kasi masyadong lowered. So sa Grab, may mga SUV sila. So napaka-convenient at gaya nga ng sabi ko, hindi mo na kailangang maglabas ng cash kasi pwede mo naman siya bayaran through card na naka-attach sa Grab account mo. So, wala nang hassle ba? At nakikita mo kung magkano yung babayaran mo. Though, medyo may kamahalan sila, pero yung convenience talaga yung binabayaran mo when it comes to Grab service. By the way, this is not sponsor for Grab na pinopromote ko. But I am just sharing to you guys yung experience namin with Grab. At sa iyo kabayan, ano ba yung maire-recommend mo na transportation service kapag nasa Manila ka na mapagkakatiwalaan at hindi ka peperahan ng mga taxi driver? Kasi talamak na naman yun eh. Dati nawala yan. Pero ngayon, balik na naman. So ngayon, nasampulan itong si Kuya. Sana matigil na yan at sana maging consistent sila sa pagdakip ng mga ganyang kalakaran sa airport. At sana maisunod na din yung mga nakawan sa airport kasi may video pa tayong isa na nawalan ng 4 na cellphone. Ang dami nun. So, abangan nyo yung video na yan pero it's good na may ginagawa silang aksyon. Sana lang maging consistent at sana lang talaga masupil na yung mga pangit na gawain dyan sa Manila Airport.
So ito po ating latest update. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway yung biyaheng pumuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.